likas sa mga bata ang paglalaro. Ito ang dahilan kaya raw tumama sa upuan ang tuhod ng isang paslit na lalaki. Dahil din dito, kaya na lamang meron pala siyang malalang karamdaman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Si anyos pa lang pero kinailangan ng putulan ng tuhod ang isang lalaki sa Lopez, Quezon. Ang dahilan, cancer sa buto. Naghihintay na ng operasyon sa kanyang anak si Nanay May Ann Flavier ng aking makausap. Ang 11 anyos niyang bunso na si Gian kailangan ng putulan ng tuhod. Kwento raw sa kanya ng anak, umampas ang tuhod nito sa kanto ng upuan habang naglalaro sa classroom. Ilang araw lang ang lumipas, ika-ika na kung lumakad ang kanyang anak. Matapos sumailalim si Gian sa iba't ibang test, kumpirmadong siya ay may osteosarcoma o cancer sa buto. Bilang magulang, simula po nang malaman namin na ganun yung sitwasyon ng anak namin. Iba po talaga sa pakiramdam na iniisip mo na simpleng nauntog lang siya tapos ganun na yung nangyari. Meron na kagad siyang cancer. Talagang gulong-gulo kami noong mga panahon na yun. Ayon kay Dr. Robert Iquenco, isang general surgeon, madalas na tamaan ang cancer na ito ang mga teenager o mga batang edad 10 pataas. Ang tanong, ano nga ba ang cause o dahilan ng osteosarcoma? May kinalaman ba talaga ang pagkauntog ng ating mga buto? Tulad ng maraming cancer ngayon, hindi siya ma-pinpoint, no, kung ano talaga yung pinaka root cause, no. Yung trauma pwede siguro, pero ang palagay ko malamang meron ng tumutubo doon na maliit, tapos nung nahampas lang ng konti natamaan yung tumutubo na yun, mas sumakit, mas naramdaman ng pasyente, no. Sa kaso ni Gian, kinakailangan ng putuli ng tuhod niya para hindi na kumalat pa ang cancer sa katawan ng bata. Nakikita ko sa anak ko kung gaano siya katapang, kaya talagang sa kanya kami humuhugot ng lakas ng loob. Palagi lang namin pinapaalala sa kanya na hindi kami mawawala sa tabi niya. Tumigil sa paghahanap buhay ang mister ni May Ann para may katuwang siya sa pag-aalaga sa kanilang anak. Kaya sila po ay nananawagan ng inyong tulong para sa operasyon ni Gian at sa iba pang gastusin sa ospital. Sa sitwasyon po namin ito, hindi po talaga namin alam kung saan kami kukuha sa mahabang panahon na pagpapagamot sa kanya. Kaya sa bawat tulong po na maipapaabot niyo sa amin, lubos-lubos po namin ipagpapasalamat para po sa panggaling na agad ng aking anak. Salamat po. Paalala sa mga magulang, huwag mag-atubiling dalhin sa ospital ang inyong mga anak kapag may napansing kakaiba sa kanilang paglakad o paggalaw, dahil mas mabuti nang maging maagap pagdating sa kanilang kalusugan. Mobile Journal Yera Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Pest control ang tinatawag kapag sobrang dami ng daga sa isang lugar. Pero alam nyo bang may nagpaparami rin ng daga para sa kanilang negosyo? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kapag sinabing daga, peste agad ang naiisip natin. Pero para sa iba, kumikita ang kabuhayan ng pagpaparami sa mga ito. Lumalaki ang community ng mga nag-aalaga ng exotic animals gaya ng ahas. Kaya tumataas din ang demand para sa pagkain ng mga ito. Isa na nga dyan ang daga. Kaya ang bentahan nito patok sa ilang breeder. Ang dami ng may ahas. Dahil daming ahas, nagkakaroon ng shortage ng daga. Iba-iba rin ang presyo ng ratser, ng mga mice, ganyan. But they can go up as high as 180 pesos. Naglalaro ang presyo ng daga mula 20 hanggang 180 pesos. At bilang main source ng protein ng mga ahas, ang feeders na ito dapat special din ang kanilang pagkain. Kaya naman ang pinapakain sa mga daga, tag developers, o ang pinapakain sa panabong na manok. Makikita niyo yan usually sa mga bilihin ng mga gamit ng mga manok, pang sabong, ganyan. Yung mga pagkain nila, hindi pinapakain namin. As long as mataas yung protein content, okay yun. Pwede namin ipakain sa mga rodents.
Napakadali lang daw mag-breed ito at halos pwedeng iwanan basta may tubig at pinapakain ng feed twice a day. Ang isang buntis na daga, higit isang dosena agad ang inululuwal. For as little as few months, nag-aanak na uli yung rats and mice. Pag nanganak kasi yung mga rats, sir, they can go up as high as 14 babies. So pag napalaki mo yun, imagine, may mapapakain ka ng 14 pieces na ahas agad, diba? Ang kabuhayan mahanap mo sa mga hindi inaasahang lugar. Kaya naman, maging bukas ang isipan sa mga pwedeng pagkakitaan. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Paano kung bilang na ang oras ng mundo, pero pwede mong iligtas ito? Ano ang gagawin mo? Yan ang kakaibang senaryo sa bagong escape room sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig. Para bigyan ng mukha ang balita, narito si Mobile Journal Francis Orsio. Fun and educational experience na laro ba ang hanap nyo? Tara na't samahan ako na i-discover ang isang escape room with a twist sa BGC. Meron ka bang mala detective skills na itinatago? Tapos may environmental awareness ka pa para sa ikabubuti ng ating inang kalikasan? Kung meron, subukan na ang bagong atraksyon sa The Mind Museum sa Bonifacio Global City. Isa itong game na itatrap ka sa loob ng escape room. Sa tulong ng iyong mala detective na kakayahan, kailangan mong isolve ang puzzles to save Mother Earth. Kasi diba kung halimbawa magtuturo ka tungkol sa biodiversity crisis, ang ideal is sana nasa forest tayo, nagiba-giba na para maramdaman talaga natin na totoo yung issue, diba? But the second best thing I think is using our imagination. Diba? And science has proven that what you imagine is actually treated by your brain as the real thing. Opisyal na binuksan ang Biodiversity Crisis Escape Room kahapon sa pangungunayan ng Bonifacio Art Foundation Incorporated at pakikipag-ugnayan sa United States Agency for International Development. Layon daw nitong magbigay aral sa mga lalahok na players kung gaano kahalaga ang pagprotekta at pag-aalaga sa kalikasan. Sa loob ng escape room, tatlong kwarto ang pagdadaanan ng mga players. Bawat room may kanya-kanyang challenges tungkol sa biodiversity crisis at kailangan hanapan ng solusyon. May kinalaman ang mga yan sa environment, marine life at food and agriculture. So nag-create kami para mapaintindi natin at mag-care ang mga tao tungkol sa biodiversity crisis. So naisip namin itong Biodiversity Crisis Escape Room. Sa mga interesado, pwedeng pumunta sa The Mind Museum sa BGC sa darating na May 25 at 26. At dadalhin din ang escape room sa Harbor Point, Subic on June 15, Robinson's Mall, Puerto Princesa sa June 29, at Abreeza Mall, Davao sa July 27. Pero heto pa, para mas marami pa ang maka-experience ng escape room, may TV version po yan. Ito ang Mind School TV program at mapapanood exclusive sa 1PH. Here, you can connect to Mind School TV, a family education show. Isa itong science show kung saan ipapakita ng mga players na matatrap din sa isang escape room kung paano mag-solve ng puzzles at hanapan ng solusyon ang mga challenges sa kalikasan. Aabangan sa programa ang makukulit na life-size puppets featuring different living organisms at mga bahagi ng kalikasan, pati na interactive games para ma-improve ang critical thinking at problem-solving skills, lalo na ng mga chikiting. Mind School is a science show by the Mind Museum, which is of course also the Bonifacio Art Foundation. It's the number one science show now across all channels. Ang unang bahagi ng Mind School TV ay ipapalabas na sa darating na May 26, 11 a.m. at may replay ng 4:30 p.m. Pwedeng gawing nakakaengganyo ang pagtuturo kung paano susolusyunan ang problema sa kapaligiran. Dahil higit sa lahat, mahalagang may pakialam tayo sa nangyayari sa ating kalikasan. Mobile Journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.